alpaka. So, papakita ko lang sa inyo yung bago nating breed, no? So, maya-maya po, i-video natin siya. Yung bagong dating sa atin, ito yung pina-adapt lang sa atin ng ating kaibigan na bagong breed ng, hindi naman pala bago, matagal na siyang breed. Actually, lumang-lumang breed na itong bagong breed dito sa atin na sa kennel natin na alaga natin ngayon, no? So, yan, papakita ko. Ito siya. Yan po, yung ating bago. Ang tinatawag nilang asong gubat o Philippine witch dog na nagmula sa Mindanao, no? So, medyo mailap pa siya ng konti pero mabait naman siya yun. Masama-sama. Yan. Philippine witch dog. Yan. Panay lang tago niya kasi tago siya ng tago. Pero although nakilala niyang tayong lumalapit na siya. Lagi na siyang lumalapit. Yan. Malambing naman siya. Ayan, siyos, siyos. Yan. So, ito may kakaiba nga lang siya, no? Medyo tago lang ng tago, maano siya. Eh, doon natin siya nilalagay. Hindi natin siya pwedeng ikulong kasi ano siya. Hindi sanay nang nakakulong. Iiyak siya nang iiyak. Tapos maingay. Sirain niya yung kulungan. No? Shh, no, no, no! Yan. Ang galing din niya umakit. Pero ito, medyo nahihirapan naman siya umakit dito kasi maraming tali na ewan ko, pag baka makalabas siya dito, hindi talaga pwede dito kasi malamang makalabas na ng bakod. Kaya niya akitin dun eh. So, kaya iniiwasan ko na dito siya ilagay kasi baka makalabas. Come. No, no, no. Tiger. Tiger po ang pangalan niya, Tiger. Yan, Tiger. Yan. Playful naman si Tiger. Yan. Paglaro niya siya. Tiger, come. Kaya ako muna siyang pakawalan sa labas kasi baka mag-derecho yung takbo, hindi na natin makuha. Hindi ko na siya mayalo sa mga doon kasi mamaya kami niya eh, lapain niya, hindi natin kabisado eh. So napansin ko lang din si Tiger, wala siyang buntot, no? Tiger, baka pinutulong ng buntot eh. Makakukuha lang natin ito. Oh, Tiger. Nagyan natin ng color si Tiger eh. Para madali siyang, pwede siya natin siyang talian na maigala natin din sa labas. Yan, so si Tiger nga pala is male. Ito yung Philippine mix dog natin na male, no? Ang kulit, oh. Ang lakas niya tumalon, tapos, ang galing din niya umakit, eh. Pag sinasama ko siya sa loob ng bahay, kaya niya umakit na ganun. Pakita natin. Come on, Tiger. Kaya natin, pakitin natin ang hagdanan. Tiger, no? Tiger, come. Inside. Tiger. Takot siya. Tiger. Tiger. Piling niya, ikukulong siya. Ano? Ayan, playful siya. Nakita niyo kung gano'n siya kalakas umakyat, di ba? Kaya dito, kayang-kaya niya itong akyatin yung bakod natin. Hindi siya, ano, ordinaryong aso na kaya niya sumampakagod ng sampanang tumalo ng matataas, no? Ibang klase siya. Tiger up, Tiger up, up Tiger. Oh. Kain-kain niya ano, talo ng kagat eh. Talo na sa lamesa, no. Tiger up, up, Tiger up. Come on, Tiger, down. Tiger, come on, up, up. Tiger up, up, up. Up, up Tiger. Up here, Tiger. Good boy. Tiger up, up, up here. Magaling siyang tumalon. So, pakitin natin siya ng ano, hagdanan. Tingnan natin kung gano'n siya kagaling talaga umakit ng hagdanan. Ang mga aso kasi, kapag hindi sanay yan, hindi yan makakakit ng hagdanan. Basta-basta. Natatakot yan. Ito, bago lang to sa atin. Oh. Titingnan natin kung talagang wala siyang takot na umakit. Come on, Tiger. Come on, Tiger. Tiger. Hindi nga lang siya ganun pa ano, kumusunod sa atin. Tiger, come. Say, Tiger. Tiger, come. Tiger. 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 Psst, Tiger. Tiger, come. Tiger, come. Inside, inside. Tiger, come. Tiger, come. Tiger. Tiger, come. Tiger. Tiger. Tiger, come. Tiger. 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 Grabe siya, oh. Grabe tumalun, no. Ang galing niya tumalun, no. Tiger, come. Tiger, come. Tiger.
Come on, come on. No, no, tiger. Come on, tiger. Come on. Tiger. Come on. Tiger, come. Tiger. Baka tumalun. Come on, tiger. Go down. Go there, tiger. Tiger. Go there. Baka dito. Come on, go there. Down. Come, tiger. Come on, come on. Let's go, let's go. Baka tumalun sa bintana eh. Tiger, tiger. Come on, tiger. Come on, tiger. Hi, tiger. Tiger. Come on, tiger. Come on, tiger. Where to? Tiger. Tiger, come. Tiger, come. Tiger. Tiger. Tiger, come, come. Tiger, come. Tiger. Tiger. Go down. Come on, tiger. Down. Tiger. Come. Come. Hi. Hirap niya. Zudo na natin siya padaanin. Sige sa ulo eh. Yan, dito lang siya nakalagay. Side, tiger. Yan. Ito yung ating witch dugo. Ang galing niya sumampay eh. Ito yung ating Philippine witch dog, no? So, nagmula pa to sa itong lahi nito, eh, nagaling sa bukid nun, sa Mindanao. Ayan. So, matagal na panahon na pala itong mga breed ng aso na to, no? Ito yung mga ginagamit nilang kasama ng mga Pilipino na naghahan sa gubat para may makahanap sila ng mga iba't ibang klaseng mababangis na hayop na hinahant nila, no, kung ano man yun. Possible, mga baboy ramo, daga, kung may rabbit, rabbit, ganun, depende, usa. So, ito yung mga katulong nila sa mga pag-hunt. Ahas, yan. So, mababangis sila sa mga ganyan baga. So, napansin ko na sa kanya, no, magaling siyang, ano, tumalon, ano siya, madigsi. Malakas siyang tumalon, iba yung ano niya, iba yung ugali niya sa ibang aso natin, no, na hindi mo pangkaraniwan nakikita na umaakit sa kung saan saan. Kaya hindi ko siya mapag-stay dito sa labas kasi baka one time mag-hunt ng ano, may makita sa labas, pusa or ano, baka akitin niya, makalabas, makatakas, eh hindi natin alam kung babalik. So sinasanay na natin siya, so bago pa lang siya sa atin, no, so sinasanay na natin siya na magawi dito lang sa atin para makawala man, marunong umuwi. Ito naman kasi ano to eh, pagkakaalam ko territorial din sila, no, kung saan siya nakatira, dun na yan. Kaya kahit makawala siya, ibabalik dito. Hindi lang natin kabisado kung sa ibang mga tao, bata, baka matapang siya, kaya hindi natin siya pwedeng basa-basa papakulan din dyan, mami makakagat, hindi ko rin siya talaga pakakawalan. So hindi rin natin siya pwede kulong, no, kasi kapag nakakulong siya, tinry ko siyang ikulong, ano, maingay, tapos sinira niya yung kulungan. So hindi siya pwedeng nakakulong, dapat talaga pinapagala siya. So pinakawalan lang natin siya. So male dyan, no, so kung meron kayong mga female dyan na Philippine witch dog, pwede kayo magpa-start dito. Kakaiba yung kanyang balahibo. Ang ganda na kanyang brindle. Pagka brindle. So, Tiger ang pangalan niya. Si Tiger. Tiger! Ayan, makulit. Tiger!
Mabait naman po siya. Ayan, hindi ko lang alam kung mas lalaki pa ba to. Nakita ko sa TV kasi mas malalaki pa kung bata pa to eh. So ayan, in-adapt lang natin to. In-adapt lang natin, no? Pina-adapt to ng isa sa mga kaibigan natin. Ayan, maligsi siya, maligsi. So bagong ligo yan eh. Naligoan natin siya. Nisprayan din natin siya ng para sa garapata, para hindi siya dapuan. Yeah. So bago pa lang to sa atin si Tiger. Tiger, Tiger. Ayan, Philippine Witch Dog. Si Tiger. Okay na niya, oh. Ganda. Putol yung napansin ko sa kanya. Putol ang buntot niya eh. Wala talaga siyang buntot eh. Hindi siya pinutulan, no? Parang putol talaga eh. Sino na kausli? Wala eh. Wala akong makapain. So wala siyang buntot. Hindi natin alam kung bakit. So yan, maganda naman siya. Ang ganda ng coat niya. Makulit, makulit nga lang siya. Ma-playful. Yan, oops. Takbo na naman siya. So, hop. Nakita niyo kung paano siya tumalon. Hop. Mabili siya tumalon. Akyat siya na akyat. Yan. Tiger lang, madalas siyang tumagtago. Katago siya sa mga madidilim na bagay, no? Na lugar. No, nakita niyo, lakas niya tumalon, di ba? Hindi natin siya pwede pakawalan talaga. Doon natin siya nilalagay. Kasi doon, matataas ang pader doon sa likod. So, malabong makakit siya, makaalpas. E dito lang siyang pinag-aalala ko. Itong gate natin dito sa harap. Yan, no? Titignan niyo ibon natin, no? Mamaya, i-hunt niya, eh. Yan si Tiger, mga kahayot. Ang Philippine Witch Dog. Yan. Or asong gubat na nagmula sa Mindanao. Ang kanilang lahi, no? 36,000 years na nananatili itong breed nila. So, sabi nila, hindi raw ito umiistad na, ano, nang hindi nila kalahi. So, titingnan natin dito kung makakita ito ng babae na napipick up natin na may breed. Tingnan natin kung makikisingit siya, no? Kung magkakaroon siya ng interest. So, bagay, parang ano ba to, bata pa to. Yung itlog niya, ano pa, dikit pa sa balat. Kaya, bata pa to. Ayan, tingnan niyo yung ating ibon, no? May hunter instinct talaga to. So, hindi siya pwedeng ilapit, no? Meron din tayo kasing ano dito. Shisiu sa kaitik, ayan. No? Itik na si Angie. Ang laki na ng itik ni Angie, ah. Ang mga kahayop, ang laki na ng itik, oh. Ang nilalaro ni Angie, ah. Ang laki na. Sa yung sisiw niya. Siya. Uh-oh. Hello, naging puti na. Yan, baka patayin niya, eh. Yan. Pakaw niya, no? Yan. Nakapatay na siya ng daga. Kaya yan ang inaalala ko, baka ano, madisgrasya siya. Siyempre ang mga daga dito sa atin sa Manila, sa siyudad ay marurumi. Hindi katulad ang daga sa bundok. Malinis. Yung mga inahunt nilang daga doon, malinis eh. Dito hindi sila pwedeng pumatay ng daga kasi marumi. Baka magkasakit sila, no? Ayan, meet Tiger. This is Seus, my German Shepherd. Seus!
Introducing the Philippine witch dog, also known as the Asong Gubbit or Tiger Dog or Philippine Forest Dog. Let's uncover some fascinating facts about this indigenous wild breed. Originating from the southern Philippines, this breed's bloodline could be a staggering 36,000 years old. You'll only find these unique dogs in the Bukidnon region of Mindanao. With a refusal to breed with other breeds, they maintain one of the purest bloodlines out there. When encountering other breeds, they see them as either threats or prey. These dogs possess a temperament that's ruthless, headstrong, and wildly independent. Tinambukidnon, matatagpuan ang isang uri ng lahi ng mga aso na dito lamang makita sa ating bansang Pilipinas. Pinaniniwalaang 36,000 taon nang nabubuhay ang lahi nila dito sa ating bansa. Subalit sa mahabang panahon, ay nanatiling misteryo at katangisip lamang ang mga ito para sa marami. Sa kadilanang sila raw ay mahilap at bihira lamang magpakita sapagkat tanging sa gubat lamang sila noon naninirahan. Kung kaya maraming kwento at sabi-sabi ang napuo sa isipan ng mga tao patungkol sa kanila. Anong klaseng aso ba sila? At bakit sila kakaiba? Isang araw, habang ang isang Philippine researcher na si Tom Asmus ay nasa kagubatan ng Bukidnon, pumukaw ng kanyang pansin ang mga aso na di umano ay mula pa sa mga sinaunang lahi ng aso dito sa ating bansa. Kung kaya naisipan niyang mag-alaga nito upang obserbahan at pag-aralan ang kanilang mga katangian at pag-uugali. Ang mga asong ito ay pinaniniwalaan na posibleng maging kauna-unahang breed ng indigenous dog sa Pilipinas. Kung sakaling lumabas ang resulta ng DNA examination na ipinasa ni Tom Asmus sa WCGP kung saan ay susuriin kung totoo bang sila ay mga katutubong aso ng ating bansa. Kilala sila sa tawag na witch dog o aso ng gubat. Dark brown at may black stripe ang kanilang mga balahibo na para bang may pagkakahawig sa isang tigre. Ang kanilang gilagid at labi ay kulay itim habang may patulis at may katamtamang haba naman ang kanilang mga tenga. Sa unang tingin ay akakalain mong ordinaryong aso lamang ang mga ito na maaari mong maihalin tulad sa mga aspin o asong Pinoy. Subalit ang totoo ay marami itong kakaibang katangian at kakayahan. Isa na rito ang talas ng kanilang pangamoy at lakas ng kanilang pakiramdam na hikikis sa ibang mga uri ng aso. May kakayahan rin silang umakyat sa mga matataas na puno upang manghuli ng mga ibon at napakadali lamang para sa kanila na pumatay ng mga ahas. Ito ay dahil sa kanilang matutulis at mahabang mga kuko. Ang mga kuko nila ay hindi ordinaryo sapagkat kapag ito ay mapurol na, kusa itong natatanggal at napapalitan ng panibagong kuko. Ito ang isang katangian ng mga witch dog na hindi mo makikita sa ibang uri ng aso. Idagdag mo pa ang taas ng kanilang talon at bilis ng kanilang galaw na talaga namang masasabi mong sila ay nabibilang sa mga tinatawag na wild and hunter dogs. Ang mga witch dog ay hindi nakikipag-breed sa ibang lahi ng mga aso. Isa ito sa mga naobserbahan ni Tom Asmus. Kung kaya purong lahi lamang ang mga ito at hindi nahaluan ng iba. Bagamat mababangis ang mga asong ito, may mga ilan-ilan pa rin ang maiinganyo na mag-alaga sa kanila. Sa katunayan ay aminado si Tom Asmus na mahirap mag-alaga ng mga aso ng gubat sa bahay sapagkat mahirap hulaan ang kanilang mga kilos at galaw. Ayon sa kanya, ay napaka-agresibo ng mga witch dog. Kung kaya mapanganib kung sila ay ihahalo mo sa ibang mga hayop sapagkat maaaring patayin lamang nila ang mga ito. Sa katunayan dahil sa kanilang katangian, inalalaban sila sa mga illegal dog fights sapagkat kaya nilang pumatay ng ibang mga aso, malalaki man o maliliit, matatapang o mababait. Wala silang pinipili sapagkat ang tingin nila sa ibang aso na hindi nila kalahi ay pareho lang sa mga pusa at daga. Ang mga lumad sa Bukidnon ay may sariling paniniwala patungkol sa mga aso ng gubat na naipasa pa nila sa mga sumunod na henerasyon. Ito ay ang paniniwala na kapag pumatay ka raw ng isa sa mga asong ito, ay mapapasailalim ka sa isang sumpa kasama ng buong mong pamilya.
sapagkat mataas ang tingin ng mga lumad sa mga asong ito dahil naniniwala rin sila na ang mga witch dog ay espiritu ng kagubatan. Hindi natin masisisi ang mga lumad sa bukid nun kung may paniniwala silang ganito, sapagkat ito ay namana pa nila sa kanilang mga ninuno mahabang panahon na ang nakakalipas. May ilan naman na nagsasabi na ang mga ito raw ay ang mga sinasabing sikbin. Subalit kung ano't ato pa man ang kanilang paniniwala, ang mahalaga ay respetuhin natin ang pananaw ng bawat isa. Ang importante rito ay meron tayong matatawag na native dog ng Pilipinas. Kung sakaling lumabas na ang resulta ng pagsusuri ng mga eksperto sa kanilang pag-aaral patungkol sa lahi ng mga witch dog. Pasok, 30. 30, inside. 30! About the Philippines' very own Philippines witch dog. Some dog breeds are so rare that they have been deemed a myth or canonized as local lore in countries worldwide. Though many myths have been produced through the Philippine witch dog, the breed's existence is a reality. The Philippine witch dog has captivated the lore of Filipinos for thousands of years. They are rare enough that, should you see one, you get the sense of having witnessed a legend. The Philippine witch dog, aka tiger dog, or Asong Gubat in Tagalog, is an indigenous wild dog from the southern part of the Philippines. According to a canine enthusiast and researcher, this native dog breed bloodline could be 36,000 years old. Although some breeders are trying to bring this breed into the fold of other more tame breeds, they are wild dogs who are tightly knit with their jungle-based survival instincts. The Asong Gubat breed is also considered to have among the purest bloodlines out there, as they refuse to breed with any other breed of dog, only seeking each other out to mate. Often when this breed lays eyes on different breeds of dog, it is more typical for the Asong Gubat to view them as either a threat or prey rather than a potential mate. Several things about this breed make it a unique breed, some of which can be observed by its appearance. They have a dark brown, brindle coat, but often have patterns running down their back that can resemble a tiger-like pattern, hence the nickname, tiger dog. They are of medium build and have tall, wide, erect ears. Their tails are slim and loosely curl upwards over their backs. Their jungle-ready coat of fur is short, tight to the skin, and uniform. They have black lips and gums, spotted tongues, and the roof of their mouths are often black as well. Unique claws of the Asong Gubat. This is where the Philippine witch dog separates itself from other breeds, its claws. They have claws that are more cat-like in many ways rather than dog-like. The Asong Gubat has other unique identifiers. Sharper claws that it regularly sheds. Genitals less than half the diameter of most domestic dogs, so it usually only mates with its kind. Double sealing anus. Very high prey drive. Black lips. Black gums and roof of the mouth. Tongue spotting. Here's a little video of a witch dog owned by Mr. Raniel Tiglau. So that's all.